Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita? WB Muletion. Tayo muli dito sa ating video reaction at sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Balitaan ng Bayan TV. Subscribe ka dyan mga kabalita. At ito na nga mga kabalita, lagot na ngayon Castro na mutla di nakaligtas sa pasabog ni BP Sara at FPRRD. Ebidensya nilabas na. At yung play na natin, wala naman ito. Magpapakulong na lang daw si Digong kesa harapin mga kakotsero ang mga kaso na ang kaso pala rather na inihabla sa kanya ni Franz Castro. Feeling ko there's a disconnect. I don't think hindi ibig sabihin nun na hindi haharap si Digong. But you know, let's see kung ano pa talaga yung laman ng balita na yan. Ito po kasi nakita ko po yung kanina dito sa balita po ng Sunstar ito eh. Sabi, Duterte ang subpoena against him, I'd rather go to jail. Makulong na lang daw siya, sabi niya. Former President Rodrigo Duterte said he is willing to go to jail after a Quezon City court issued a subpoena in relation to the criminal charges filed against him by ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Okay, so mga kutsero, parang hindi ako masyado kumbinsido dito. So hinanap ko yung balita. Hindi ko na hinanap yung sa SMNI kasi ang haba eh. So ito na yung tinignan ko, itong sa balita. Okay, panorin natin to. Pangulong Rodrigo Duterte kaysa humarap sa subpoena. Iginitian ang dating Pangulo kasunod ng pagpapatawag sa kanya ng Piskalya sa Quezon City. Kaugnay ito sa reklamong grave threats na inihain ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Okay. Noong October 11, nang umano'y pagbantaan ni Duterte ang buhay ni Castro sa programa sa SMNI. Allegedly. Ito'y pinagtanggol ni Duterte ang hinihinging confidential funds ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Inulit niya ni Duterte kanina at saka nagpatutsada mula o nagpatutsada muli kay Castro hinggil sa nakukuha niyang budget. Inakusahan ng dating Pangulo na pinopondohan ni Castro ang mga makakaliwang grupong laban sa gobyerno. Hindi magtataka. Kay Castro at iba pang grupo, ilabas ang kanilang book of accounts. Magpapulong na lang ako kasi gina-oppress ako ni Franz. Ito, Pastor, assuming lang. Naka-i-question ninyo yung confidential fund. Ngayon gusto ko i-question, buksan mo rin ang libro ni Franz pati yung mga left. Saan nila binigay yung project nila na pera? Saan project yan? At kung kaninong kamay binigay? That's a legitimate question mga kutsero. Kasi alam naman natin na ang Makabayan Block very pro sa leftist. That's a leftist group. Wala na akong tanong-tanong dyan. It's a fact. It's been proven. Ilang beses na silang nahuli. And alam din natin na merong pag-kidnap na naganap. So mga kutsero, alam na ho natin na ganyan talaga ang karakas ng Makabayan Block. Kaso nga lang, it's not hindi nabubulgar. It's because of whatever Congress has or kung ano man yung proseso ng COA dyan sa gastos ng Congress. For some reason, hindi siya nauungkat. So mga kutsero, for me, itong question ni Digong is a very legitimate one. Although, ako feeling ko na misinterpret lang siya dito sa ulan niyang sinabi na magpapakulong na lang siya. Ang kutob ko dyan, ang feeling ko dyan, baka baka nagpapakasarcastic lang itong si Digong. Kasi alam niyo naman si Digong eh. Very sarcastic to si Dick. Magpakulong na lang ako kasi gina-oppress ako ni... See? I think this is just a sarcastic comment. Nang iinis lang ng asar, si Kuya nga tumawa. Si Kuyang nagtanong, tumawa, di ba? So, I'm more inclined to believe na ito ay isang sarcastic comment lang. That should not be taken seriously. Kaso siniseryoso nung Franz Castro. Siniseryoso nung Franz Castro at saka ng Makabayan Block. Munta nga eh. Ayan, natatawa. Unahin natin itong kay Raul Manuel. Ito yung sabi niya. Parang parang mga parang mga eng-eng itong mga ito eh. O, pa-victim ang peg. Sabi. Kabataan party list slams Duterte's theatrics. Ay, saan kayo magaling? Di ba meron ka pang patula-tula noon nung budget hearing ng DepEd? Patula-tula ka pa dun sa confidential funds. Di ba matatawag na theatrics yon? Ay, nako. Ito sabi. Kabataan Party List Representative Raul Manuel criticized former President Rodrigo Duterte's theatrical response to the grave threat, quote-unquote, charges filed against him by Franz Castro. Mm-hmm. Ito yung sinabi ni Raul Manuel. Sinabi ni former President Rodrigo Duterte na inoppress daw siya
ng ating colleague na si Kong Franz Castro. Tingin natin, grabe naman kung makapagsabi ng oppressed, parang pa-victim ang style ng dating Pangulo. Alam nyo mga kutsero, ulitin ko lang. Nagtatawanan nga sila dito. Ayan o, oh, ayan, ta-ta-ta-ta. Ulitin ko lang ha, oh, ayan. Magpapulong na lang ako kasi... Tawa si Kuya eh. Oppressed ako ni Franz. It's obviously a sarcastic comment. Eh, syempre, para meron din silang ano, para meron silang pang quote-unquote sagot. Kunyari may sagot, eh, ang gagawin nila, seseresuhin nila yung mga comments. Maraming ganyan eh. It's a classic deflection style ng mga taong pikon. Yung mga joke, seseresuhin, yan, ganun yun. Insulto naman yun. Mga totoong oppressed at mga naging biktima, halimbawa nung termino niya. Ang mga naging biktima ng mga pagpatay dahil sa kanyang kill na pronouncement. Tapusin nyo muna yung sa ICC bago kayo magaganyan. Kasi napapahiya na kayo ng sobra-sobra. Ang isa rin na nakita natin na hindi maganda sa halip na salubungin ang patawag ng korte, nagbato pa siya ng dagdag na banta na hindi raw natutuwa ang militar and intelligence forces sa pagkaso ni Kong Franz sa kanya. Alam nyo mga kutsero, that's his opinion. I mean, baka merong, of course, being the former president, of course, may mga kilala yan sa intelligence community, sa military community, and you know, baka may mga nagko-communicate sa kanya ng mga bagay-bagay. And we don't know if it is a fact or a, you know, if it is indeed a fact or one of his ano hyperbolic statements. Diba, hindi natin alam eh. Alam na ang isa lang ang sure natin, mga kutsero. And this is existing. Tuloy, nangyayari na ito panahon pa lang ni Digong. O nung presidente pa lang si Digong. Kapag siya nagsasalita, you cannot take his word on face value. Hindi pwede. Hindi mo pwedeng you cannot take his word at face value. Merong mga ano yan, may mga subliminal messages, may mga hidden meanings, minsan sarcasm and spite, you know. And you know, sanay na tayo sa ganun ni Digong. So, this could be one of his ano hyperbolic statements, or baka meron talaga nagko-communicate sa kanya na merong mga grupo-grupo sa loob ng intelligence and military na hindi natutuwa sa mga ganap. It is his opinion nonetheless. Wala namang ano doon. I don't think it is dangerous or anything. I don't think it is a threat. Baka hindi naman to threat. Baka lang na feeling nyo na binabantaan kayo kasi militar at intelligence. Alam naman natin ang NDFP or National Democratic Front, kung saan kasama ang Kabataan Party List, ang Gabriela Party List, ang ACT Teachers, at Bayan Muna. Yung mga grupo nila, parte yan ng NDFP. Yan ay kapatid ng CPP-NPA. So ganun yun mga kutsero. Dahil kapatid yan ng CPP-NPA, kapag nakarinig yung mga tao na yan, tulad ni Raul Manuel, ni Franz Castro, Arlene Rosas, Carlos Arate, Nery Colmenares, pag nakakarinig sila ng mga salitang military and intelligence forces, papanik yung mga yan. Okay. Tingin din natin, ano, ang pagpapaawa ngayon, wala naman masyadong maniniwala dyan. First place, sino ba yung may Davao Death Squad? Sino ba yung nagsabi na ginamit ang confidential intelligence funds para sa kanilang madudugong mga paana? Davao Death Squad, napatunayan nyo na ba yan in court? Wala. Maski nga si, what's her name? Laila Dilim, hindi napatunayan yan eh. Maski nga, di ba yung ano nila, yung star witness nila? Wala, nagtatago na ngayon. Tsaka itong, well, we all know Mindanao has been NPA infested for the longest time. So hindi rin ako magtataka kung maraming inkwentro dyan. But it doesn't mean na merong killings or summary killings or executions na nagana. It's just, you know, it's probably a military operation or police operation, di ba? It happens, ganun naman talaga. So, walang exaggerations lang itong mga sinasabi na ito ni Raul Manuel. As usual, syempre. Eh, NDF eh. Mas madrama talaga. Ganun lang talaga yon. Ito pa yung sinabi ng ano Gabriela at saka ni ACT Teachers. Ako bilang complainant ay naasahan ko na makita natin doon yung respondent at harapin niya yung i-file natin kaso sa kanya at makapag-file din siya nung kano man yung ebidensya niya, affidavit niya. Bagamat maaaring magpadala na lamang ng legal counsel si dating Pangulong Rodrigo Duterte para maghain ng counter-affidavit at supporting documents sa Quezon City Prosecutor's Office, hinamon ng Makabayan Block ang dating presidente na harapin ng personal ang reklamong grave threat na inihain laban sa kanya ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Again, wala na ang immunity, kaya dapat humarap siya sa mga kasong ito laban sa kanya. Arlene Rosas, ang hilig niyong mag-twist ng ano ng mga bagay-bagay. Kapag nagpadala siya ng abogado, it doesn't necessarily mean na tinatakbuhan niya yung kaso. Pwede naman yun eh. Pwede naman talaga siya magpadala ng representante niya. Through the lawyer. So, hindi ko alam kung ba't may mga gantong-gantong demands. It's so weird. Pwede naman siyang magpadala ng abogado ng kanyang legal counsel na siya yung haharap sa fiscal.
Di ba? Fiscal pa lang naman eh. Hindi pa naman to open court. So, ano? Kalo kayo demanding ah. Yan. Pupunta doon para sa akin ay ano ba to ah? Pag-disrespect na to doon sa Office of the Prosecutor. Oy, exage. No, na dapat ay harapin niya kasi siya yung ating respondent. Sino ngayon nagdadrama, Franz Castro? Ba't kayo nagdadrama ng pambabastos? Hindi naman pambabastos yan. Eh, kasama talaga sa proseso yan. Kung afford mo magkapadala ng abogado, o di abogado ang pupunta. May nilabas bang warrant of arrest? Wala naman. Diba? Ang weird eh. Bakit may ganitong klaseng demand? Hindi ko naiintindihan. But, you know, tuloy natin. Noong Miyerkules, November 15, nagpalabas ng subpoena ang QC Prosecutor's Office upang ipatawag si dating Pangulong Duterte kaugnay sa gagawing preliminary investigation. Naghain ang reklamong kriminal na grave threats sa ilalim ng Article 282 ng Revised Penal Code na may kaugnayan sa Section 6 ng Cybercrime Prevention Act of 2012 si Congresswoman Castro. Okay. Kaugnay ito ng mga pagbabantang ginawa umano ng dating presidente laban sa buhay ng mambabata sa isang panayam. Such? Isang programa sinabi naman ni dating Pangulo na magpapakulong na lang umano siya dahil binigipit o inuusig siya ni Congressman Castro. Ito ang kanyang naging sagot kaugnay sa tanong kung susundin ba niya ang subpoena kaugnay sa reklamong inihain laban sa kanya. Tugon naman ng Makabayan Block. Hintayin niya yung proseso ng batas kung siya ay mapapakulong o hindi. So huwag niyang pangunahan ang justice system. Ang sinasabi niya na agad, he would rather go to jail eh. Well, actually, wala namang titigil sa kanya. Pero mas gugustuhin natin na humarap siya, no? Kasi napakalinaw ng threats at harassment na binitawan niya laban kay Representative Franz Castro. Kaya dapat maging accountable siya at harapin niya ang kaso laban sa kanya. Ang pagharap, mga kakotsero, ito ulitin ko lang ha. And you know, this, lalo na kapag may mga gantong kaso, pwede naman, humarap yung abogado lang. Ulit-ulitin ko lang talaga yun, mga kakotsero. Lalo na wala namang warrant of arrest. Yan nga, ilang patungkol ng mga pahayagat balita dyan na kung saan, ito nga, yung pananad nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, no, na pwede nga, no, na ipakulong na lamang siya o magpapakulong na lamang itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na iniika nga dyan, no, dahil nga sa isinampang kaso nga ni Castro na tila nga ba yung grave threat. Ito yung naging pahayag nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ukol nga sa talagang pagpapatumba umano dito kay Castro, mga kabalita natin. At ito nga yung nagiging pahayag o sagot ng ating dating Pangulo. Talagang magpapakulong na lang daw umano itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito nga ang tila nga ba ngayon na nagiging talagang pangabara dito kaya Franz Castro nga, mga kabalita natin. Dahil nga sa kanya nga pagnanais, no, na talagang tuluyang makasuhan at may pakulong ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya na talaga nga si dating Pangulong Rodrigo Duterte na lang umano ang talagang magpapakulong ng kanyang sarili nga. Upang talagang tila nga ba rito hindi na mahirapan itong si Franz Castro. Na kung saan ito nga si Raul Manuel din, tila nga ba pa-victim din. Na kung saan talagang dito na kung saan itong si Raul Manuel talagang nasa pool din dito, no, sa nagiging pahayag nga ni Coach Jarrett nga na talagang umano may patula-tula pa nga daw umano ito nung time nga ng pag-imbestiga nga sa confidential fund ni Inday VP Sara na tila nga ba pinapahayag niya rito kaya dating Pangulong Rodrigo Duterte rin yung mga nagiging ganyang kaganapan, no, mga kabalita natin. At ito nga talaga na ninanais nila Franz Castro, syempre na tuluyan nga magkaroon ng dungis at tuluyan nga magkaroon ng hindi magandang imahe itong mga Duterte. Kaya patuloy talaga nila itong sinisipatan ng pwedeng ibato at talagang pwedeng ilaglag na mga panira rito, mga kabalita natin, nila Franz Castro at nito nga ni Raul Manuel. Kaya ganun-ganun na lamang syempre yung tampulan nila ng mga talagang bintang, talagang yung mga pagnanais na talagang magkaroon ng kaso itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at itong si Inday VP Sara talagang ipatuloy nilang punteriya, no, sa kanilang mga ginagawa at talagang hinahakbang upang tuluyang malaglag, no, sa pagkakaupo bilang vice presidente. Yan yung mga hakbangin ngayon itong mga makakaliwang grupo. O ito nga talagang nakasuporta umano dito nga sa CPP, NPA, NDF na talagang pinupunterya ni Inday VP Sara itong mga to na tuluyan niya nga maubos at maligwak na nga ito. Subalit nga talagang gumagawa pa rin ng mga paraan itong mga to at talagang ipatuloy, no, sila nga talagang nakakuha pa rin ng tila nga ba ng suporta. Lalong-lalo na nga dyan, no, sa House of Representatives nga, mga kabalita natin, no, dyan sa Kongreso, talagang marami pa rin nahahatak itong mga to, itong mga makakaliwang grupo.
O talagang eh nagpapanggap lamang na talagang eh magagaling o mahuhusay. Subalit nga eh tila nga ba rito mga kabalita natin eh maraming kasablayan yung talagang nagaganap nga. At yung iba pang mga patungkol, mga pahayagat balita dyan. At kayo na lang bahala magkomento sa ibaba na nais nyong ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Balitaan ng Bayan TV. Subscribe kayo dyan, mga kabalita. At yun, mga kabalita, ito muli ang inyong WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita!